bukang Taal sa Batangas ay dinarayo ng libo-libong turista dahil sa kaaya-aya nitong ganda. Sa ngayon, ito ay sadyang napakagandang tanawin. Mistulang tahimik. Ngunit ayon sa mga nakatalang kasaysayan ng Taal, ang magandang islang ito ay pinagmulan na ng ilan sa mga malalaki, malalakas at mapanganib na pagputok ng bulkan na kumitil ng maraming buhay at sumira sa maraming ari-arian. Ilan sa mga pinakamalalaki at nagresulta sa malalagim na pagputok ay naganap noong mga taong 1754, 1911 at ang pinakahuli ay noong 1965. At ang nakakapagtaka, instead na doon namin inaasahan siyempre main crater, naroon ang thermal activity, ang epicenter ng volcanic wakes inaroon, ang nakakapagtaka doon sa southwestern slope ng Volcano Island. Halamanan yun, wala talagang science na maging yung mga tao doon sa Kaygabok, hindi naghinala sila na yung kanilang palayan at halamanan ang puputukan. Ika-28 ng Setyembre 1965, halos 45 taon na ang nakalipas nang ang isla ng Taal ay huling sumabog. Ang lahat ay nagulat nang ang buong isla ay niyanig ng malalakas na lindol bandang alas 2 ng umaga at sinundan ito ng malalakas na pagputok at pagsabog. Ako po ay nagulantang ng mga oras na yon, mga alas 2 ng madaling araw, bigla po ako nagbukas ng aming bintana at napansin kong marami na nga napulang-pula na ang kalangitan at talagang parang sa tingin ko ay apoy na nga ito, para sumabog na nga ang bulkan. Pero ang gumising na sa amin ay talagang hindi lamang talagang perceptible na yung one. Oo. At yun ang tinatawag nilang harmonic tremors, yung tuloy-tuloy. Pagkagising ko, perceptible nga . Di takbo ako doon sa seismograph. Pag tingin ko doon sa seismograph, tinuman ko ng flashlight masama ito. Tuloy-tuloy ang buwan. Diretso yung buwan, na halos palakas ng palakas. Pinagmamas lang ko pa yung seismograph, tinitingnan ko bigla na lamang may napakinig na akong explosion doon sa buwan . Ang timog kanluran na bahagi ng isla ay siyang pinanggalingan ng pagputok at lubhang nasalanta ang mga lugar sa paligid nito. Pagitan ng alas 2 na madaling araw hanggang sa magbukang liwayway, nagbuga ng maiinit na abo at mga nagbabagang bato ang bulkan. Oo. Malakas, parang kumukulong. Parang ganun, walang continuous yun. Kasi ako gumagano'n, parang kumukulong siya. Makaalis, kasi nga, wala na kaming nakikita. Kasi umuulan na ng alikabok, maano na yung madilim na. Alikabok talagang hindi na tumalab kahit na ano, kasi kayang hindi na makita. At hindi matindi yung ulan. Mainit, parang ano, kasi hahangin siya ng mainit na mainit. Hahangin muna siya ng mainit na mainit. Pagkatapos yung uulan ng alikabok, tapos uulan ng bato. Sabi kasi tumatama lang sa amin tumatama. Matatalim yung bato. Una muna mainit na mainit na pagka humahangin na gano'n, nagsisigawan yung mga bata. Sumimoy na yung nakakainit na ano, ang amoy ng asukre. Tapos mainit. Mainit na may kasamang hangin. Na parang alikabok na may buhangin, gano'n. Mga pagyanig, paglindol. Tapos yung mga tuloy-tuloy na yun hanggang sa naririnig ko na yung mga kahoy nagbabagsak na. Yung bahay namin, naririnig ko rin biglang bumagsak na. Kasi lang, ang sigaw ko nga noon, tulungan niyo ako na nadagalim tatay ko. Wala naman pala doon. Sigaw ko na sigaw na tulungan niyo. Kaya ang ano ko nga, kung may nakatulong ako siguro, may iligtas yung tatay ko. Pero wala akong makatulong. Kaya hindi na. Wala na. Hindi na nailigtas. Kitang-kita ko. Para ba yung nakulong sinail yung kanyang hininga sa tubig? Dahil natabunan nga yung hukay ko . Ang pyroclastic flow ay isa sa mga pinakadelikadong pagputok na maaring gawin ng isang bulkan. Ito ay mainit na pinaghalong mga gas, abo at mga bato na mabilis na gumugulong pababa at rumaragasa mula sa bunganga ng bulkan.
Sa ganitong uri ng pagputok, marami ang nasasalanta at namamatay. Aeroplastic surge o bay surge, isa sa mga panganib na ibinubuga ng pagputok ng Taal, ay tumawid mula sa isla at sinalanta ang mga barangay sa bayan ng Laurel, Agoncillo at San Nicolas. Mga 7 o'clock ng umaga, umano na naman yung bulkan, tumutok na naman. Kitang-kita ko para bang dito ang bulkan sa amin, kumbaga sa amin, nandiyan. Kitang-kita ko yung apoy, gumagan niya sa ibabaw ng tubig, papunta sa amin. Apoy na yon, apoy na, na may nangunguna yung uso. Nakita niyo man? O parang ba natin? Tintang-tinta ko kasi malayo nga nasa dagat eh. Parang gumagano nung apoy siya. Papunta na doon sa amin. Kasi yung bulkan dito kami. Ay ang takbo ng ano dito. Si Felix Barion Marahil ay isa na lamang sa mga ilan na maaari nakasaksi pa ng tinatawag na bay surge o isang uri ng mapanganib na pyroclastic flow. Malaking bahagi ng isla ang tuluyang nasira nang pumutok ang Taal. Hukay sa ano. Eh namang pulo, halimbawa ito ang alam ng pulo, ito isla. Hindi naman siya nang pumutok sa main crater, itong main crater, eh dito siya kumuha, dito. Tapat na tapat mismo namin. Hindi yung tapat na tapat. Ano, hukay na malalang na malaki. Tapos yung ano, ayun paligid namin, wala nang kahoy. May kahoy, parang skeleton lang. Doon po sa vulkan, sa pinutukan? Lalong wala. Ay, wala na nga bahay. Hindi nyo na po nakita? Hindi, paano makikita yun? Yun yung lumumunga, wala eh. Ano po nakita nyo? Anong nakita? Palinis, walang gubat, walang damo. Natabunan lahat. Ano yung mga eskwela, elementary. Hindi natuloy. Natabunan pa. Yung mga... Na. Wala kami nakikita. Basta nakita namin, pagbalik ko dito, ito hindi na naranso na ito. Wala nang damo kahit ano. Maraming aral ang maaaring matutunan mula sa mga naranasan ng mga survivors ng pagputok ng Bulkang Taal. Marami namatay doon. Kasi yung unang-una na yung mga tao nag-aagawan para mabuhay, kahit na hindi na kaya ng bangka, sasakay pa rin. Kaya hindi na nakaalis doon. Doon na rin na, no? Lulubog na doon yung bangka. Doon na sila man. Pero yung sa parting, katulad ng pupuntang talisa, yung anong nakaalis yun kasi wala namang nakapin. Ang nadali na anuhan lang ng abo, yung banyaga, buso-buso, hanggang subik, abot yan ang ano. Ay siguro sa aking karanasan, ang magiging aral sa mga bata ay kung sakaling kaya may mararamdaman. Dahil ba, di basta huwag kang magtutulog, baka sumabog. Pagkikin nagtutulog at ikitulog, pagsabog niyan, bungko ka, patay ka. Noon natin level ay sa kumitin naluloko kung ikaw ay aabutin at buhay pa at puputok ulit ang bulkang yan. Yan ka ay lalaban mo ang takbo ng hangin sa salunga ka, kaysa salunga. Dapat ang kabataan niya ay maging handa. Dahil ako na magsasabi na ako nakaranas na eh. Maswerte nga ang mga kabataan niya yun eh. At least mapapag-aralan niya eh. Nabibigyan sila ng panuntunan how to prepare for the future, yung disaster for the future. Ay advantage na mga bata ngayon dahil nagmamakopi pang kagaya ninyo. May nag-orient pa na dapat handa tayo sa maaaring natin. Sino ang mag-aakala na ang napakagandang tanawin ito ay may kapabilidad pala na maghasik ng kanyang galit, pumuga ng maiinit na abo at mga nagbabagang bato na siyang kikitil sa buhay ng napakaraming tao at sisira sa maraming ari-arian. Sana ay marami tayong natutunan sa mga karanasan na ibinahagi sa atin ng mga survivors at eyewitnesses na maaaring makatulong sa atin para sa paghahanda sakaling pumutok muli ang bulkan. We'll be right back.
Thank you.